sa Balitang Sports, nahaharap ngayon sa patong-patong na reklamo ang dating manlalaro ng Rain or Shine, Elasto Painter na si Jamel Cornley. Ito ay matapos sumanong manggulo sa isang hotel sa Quezon City. Para sa detalye, may report si Christabel De Leon. Patong-patong na asunto ang kakaharapin ni former Rain or Shine Elasto Painters import Jamel Cornley dahil sa pagwawala di umano sa loob sa Timog Avenue, Quezon City. Ang 6'5 American national ay dinampot ng mga otoridad kaninang umaga at siya ay nakadetine ngayon sa Station 10 ng Quezon City Police District o QCPD. Ayon kay Police Superintendent Marcelino Pedroso, 5 kaso ang isasampa nilalaban kay Cornley na sinasabing nagwala matapos manakawan ng $1,400. Ang niyang kaso eh. Pero available naman ano? Available. Magkano po yung bail nun? Pwede ko sa kaso buti yan. Pero ngayon, kaso bail po eh. Mas malamang ay pumalo di umano sa 200,000 piso ang piyansang babayaran ni Cornley para pansamantalang makalaya. Medyo okay na po. Kaya lang, para city scan pa natin yan kasi buksan yung ulo na yun. Kung makikita niyo po yung video, talagang parang na-knockout siya sa moxie. Pero paliwanag ni Cornley, nagwala lamang siya matapos na hindi siya tulungan ng mga opisyalis ng Sir William Hotel habang nagre-reklamo. At bagamat tumangging humarap sa kamera, naibulong naman ni Cornley sa PTV Sports na ninakawan siya ng 3 babae na isinama niya sa loob ng hotel. Sa ngayon ay sisikapin umano ni Attorney Lino Dumas na piyansahan agad si Cornley upang hindi abutin ng Semana Santa sa loob ng Semana Santa. We are hoping that they will do it within the day so that the inquest proceedings can be done today. And the resolution can be done immediately thereafter and the file of the case likewise so that we can file the corresponding bail bond for our client. Samantala, labis na ikinagulat naman ng mga kaibigan at teammates ni Cornley ang pangyayari dahil kilala umanong masayahin at magalang na tao ang Penn State University graduate. Para sa BTV Sports, Christabel De Leon, Telebisyon ng Bayan.